sa lahat. Pagmasdan na ang riding in tandem na yan sa Don Roses Avenue sa Quezon City. Pumuesto sa gilid ng daan ng dalawa, bumaba ang angkas at sinipat-sipat ang isang itim na sasakyan. Maya-maya pa, binasag na niya ang bintana ng SUV. Pinasok ito ng lalaki at may bit-bit ng bag bago sila tuluyang tumakas. Ang sasakyan pag-aari pala ng aktor na si Gerald Anderson. Ano kaya ang natangay sa kanya at nahuli pa kaya ang mga suspect? Ang buong detalye ng basag kotse, abangan. Narito na ang iba pang malalaking balita sa frontline. Presidential candidate Bongbong Marcos, lumaki pa lalo ang lamang sa mga kalaban base sa latest survey ng Pulse Asia. Dahil dyan, posible raw may umatras. Alert Level 2 sa Metro Manila extended hanggang sa katapusan ng buwan. Pero naghahanda na raw sa pag-transition sa new normal. Magpapasara ng mayor ng Damulog, Bukidnon sa isang radio station na uwi sa gulo. Ngayong Valentine's Day, gaano nga ba kamahal ang magmahal? At sa mga bitter at broken-hearted dyan, eto na ang inyong higanti. Si X, pwede mo nang ipangalan sa ipis. Biktima ng basag kotse ang aktor na si Gerald Anderson. Natangay ang laptop at iba pang mamahaling ari-arian ni Gerald. Ang mga suspect na tuntun matapos subukang limasin ang laman ng cryptocurrency account ni Gerald. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. 5:29 ng hapon on January 30 sa kuha ng CCTV sa Don Roses Avenue sa Quezon City. Makikita ang pagdating ng isang motorsiklo. Agad bumaba ang isa sa mga sakay nito. Sinilip niya ang ilang nakaparadang sasakyan. Pagkatapos manipat, binalikan nila ang itim na SUV. Hanggang sa mabilis nang binasag ng lalaki ang salamin sa kaliwang bintana ng sasakyan. Sumuot siya sa bintana at natangay ang isang bag. Aalis na sana ang mga kawatan pero nang mapansing walang nakakita sa kanila, binalikan nila ulit ang SUV at nilimas ang iba pang gamit sa loob. Ang naturang sasakyan, pagmamay-ari pala ng aktor na si Gerald Anderson. Paglabas ko ng gym, nakita ko sasakyan ko, shock, like basag yung salamin ng kotse ko. So parang, and then ang alam ko, nababa ko lang yung mga pang gym ko. So, yung mga ibang bag ko nandun sa loob. So, ang sama nung pakiramdam na yun, eh, parang yung information mo, yung credit card, ATM card mo, just like that, nawala. Natangay ang laptop, iba pang gadgets, mamahaling bag, relos, passport at cards at ID ng aktor. Kung inakala ng mga kawatan na naka-jackpot na sila, doon sila nagkamali. Ang isa kasi sa mga magnanakaw, sinubukang simutin ang pera ng aktor sa kanyang cryptocurrency account. At ito ang naging dahilan kaya agad silang nahuli. Kaya din natin sila nabuking din kasi sinubukan nila mag-transfer ng funds from Bitcoin to isang number. So naisip ko, kasama yung kaibigan ko, sabi ko, sendan natin ang pera tong number na to through GCash. Kasi nga, through GCash, lalabas yung buong pangalan, di ba? Nakalipat pala daw sila para 50,000. Natunto ng NBI Special Action Unit kung kanino nailipat ang pera. Nakatakas pa ang subject pero na-recover sa bahay nito ang ilang mga gamit ng aktor tulad ng laptop. Kalaunan, sumuko rin ang dalawa sa tatlong sangkot sa pagnanakaw.
Kwento ng suspect na si BJ, hindi siya kasama sa aktwal na basag kotse. Ipinasa lang daw sa kanya ang laptop at gadgets ng aktor para i-reformat ang mga ito bago ibenta. Nakita ko lang po, tapos pwede po mag-reset ng password po dun eh. Tapos? Sa'yo na po, pag na-reset po yung password, maka-access mo na po yun. Saan niyo po nilipat? Ililipat dapat? Sa GCash po. 50,000 po yung nailipat po dun. Tapos ano nangyari? Ayun na po, nailipat po dun sa GCash. Kanyang GCash yun po yan sa'yo? Sa akin po. Hirap po ng buhay. Hindi ko nga po maintindihan yung sarili ko. Parang ano po, sa pera, para makatulong lang rin po. Tulong kanina? Sa pamilya ko po. Gate naman ang suspect na nakunan sa CCTV, hindi nila sinadyang targetin ang sasakyan ng aktor. Bakit yung sasakyan na pili nyo? Maganda po kasi yung sasakyan niya. Yun lang po, binasag po namin. Ganun po talaga ang ginagawa namin. Paano? Nag-iikot-ikot lang po kung saan po kami pwedeng mga biktima. Dati na rin palang naaresto si Danzel dahil din sa basag kotse. Meron na silang previous cases and then actually meron silang pending cases sa Quezon City at sa iba't ibang lugar. So, talagang known sila for basag kotse group. Leksyon naman para kay Gerald ang nangyari. Babala ng aktor sa mga kapwa motorista. Ang lalakas talaga ng loob nyo. Kasi nasa harapan mismo ng pinto. But again, it's also, that's why I want to make this an awareness para sa atang tao na huwag talaga mag-iwan ng bag sa loob ng kotse nyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ambiyo naman tayo sa politika. Pumasa si Bongbong Marcos sa presidential debate ng sariling network ni Pastor Apollo Quiboloy, habang ang iba niyang katunggali tumanggi sa hamon. Nasa frontline ng balitang yan si Marianne Enriquez. Dinumog sa Tugigaraw City sa Cagayan ang nangunguna sa mga survey na si presidential candidate Bongbong Marcos. Sa kabila ng magandang pinapakita ng mga survey, ayaw daw niyang maging kampante. Very encouraging lagi yung mga resultang ganyan. Pero we have to continue working and campaigning hard. We'll not stop until we get to the end. Inendorso siya ng nagbo-birthday ngayong si dating Senate President Juan Ponce Enrile na isa sa mga nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong Sabado, inendorso na rin si Marcos Jr. ng religious group na El Shaddai. Bukas, sasalang si BBM sa presidential debate na inorganisa ng SMNI News ni Pastor Apollo Quiboloy. Pare-pareho namang tumangging dumalo dyan sina presidential candidates Isko Moreno, Ping Lacson, Manny Pacquiao at Lenny Robredo. Conflict of schedule ang idinahilan ni Moreno at Robredo. Pangalawa sa survey si Robredo na dinumog kahapon ng libo-libong taga-suporta sa Quezon City. Para po sa inyo, talagang sinisipagan namin. Alam po natin na marami tayong kailangan trabahuhin, pero yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas para araw-araw gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Ngayong araw naman, bumisita siya sa PNP sa Camp Crame. Habang si Mayor Isko naman, nangampa niya ngayong araw sa hometown ng kanyang nanay sa Calbayog City sa Samar. Pinabulaanan niya ang balibalitang aatras siya sa presidential race. Ang tao ang pinagkukuhanan ko ng lakas sa loob. And I think your cameras cannot lie on what you're seeing. Hindi natin susukuan ang tunay nating kalaban. Ang tunay na kalaban nating lahat ay yung nagpapahirap sa tao. Yung kahirapang dinaraman nila.
Kahit gusto raw ni Pacquiao na dumalo sa lahat ng debate at public presidential forum, tumanggi siya sa imbitasyon ng SMNI na pag-aari ni Pastor Kibuloy na ayon sa US government ay nang molestya at nang abuso ng mga bata. Hindi raw maaatim ng konsensya ni Pacquiao na maging bahagi ng aktibidad na inorganisa ni Kibuloy na aniyay ginagamit ang pangalan ng Diyos para mang scam. Sabi naman ni Senator Lacson, lantaran na ang pag-endorso ng kandidato ni Kibuloy, kaya common sense na aniya ang pagtanggi nila sa SMNI debates. Sa hiwalay na tweet, pinasalamatan ni Lacson ang TV host at aktres na si Chris Aquino. Sa IG post kasi ni Chris, sinabi niyang na-feel good siya sa sinabi ng senador na hinahangaan niya si dating Pangulong Noynoy Aquino na ayon pa kay Lacson ay hindi corrupt. Bago yan, kinausap nila Lacson at running mate niyang si Senate President Tito Soto ang mga miyembro ng TODA o Tricycle Operators and Drivers Association. Bibigyan daw nila ng kaukulang pansin ang sektor na ito kapag sila ang pinalad na manalo sa eleksyon. Kumasa naman si Calliope de Guzman sa SMNI Presidential Debates. Lalaban daw siya kahit patila dumadayo siya sa home court ni Marcos Jr. Obligasyon daw niyang ilahad ang kanyang mga plataporma sa lahat ng botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dapat daw may masampula ng COMELEC sa mga kandidatong lumalabag sa health protocol sa gitna ng kampanya. Yan ang panawagan ng DILG kasunod ng nakita nilang pagdagsa ng mga tao sa campaign rally ng Lenny Kiko tandem sa Quezon City kahapon. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, bukod sa pagbabantay ng PNP sa mga rally, dapat din daw panagutin ng mga LGU ang mga organizer na magkakaroon ng paglabag. Pero mas mahalaga pa rin daw ang agarang aksyon mula sa COMELEC. Nauna nang nagsorry ang kampo ni Robredo kaugnay sa paglabag sa health protocol. Gusto kong i-emphasize dito na kailangan magkaroon ng ehemplo or example or kailangan magkaso ho ang COMELEC, kailangan ho gumalaw sila pag mayroong complaint. Susunod, alert level 2 sa Metro Manila, tuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng buwan. Kumusta naman kaya sa ibang probinsya? Boracay, dinagsa ng mga turista at lovers ngayong Valentine's Day. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mas pinalakas na Frontline Pilipinas.
Mas lumaki ang lamang ni presidential candidate Bongbong Marcos sa mga kalaban niya base sa pinakabagong Pulse Asia Survey. At dahil dyan, posibleng nga ba na may mga kandidatong aatras na sa laban? Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Lalo pang lumaki ang lamang ni Bongbong Marcos sa latest survey ng Pulse Asia noong January 19 hanggang 24. Mula sa 53% na rating noong December 2021, 60% ang nakuha niya ngayon. Malayong pangalawa si Vice President Lenny Robredo na may 16%. Tayo naman sa pangatlong pwesto sina Senador Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno na parehong 8%. At pang-apat si Senador Ping Lacson na may 4%. Ayon kay UB Political Science Professor Aris Arugay, nakakagulat ang resulta ng survey. Hindi pa ito nangyari no, sa kasaysayan ng halalan no, sa ating bansa. After 1986, yung mga presidential elections, walang nakakakuha ng lagpas sa 50% o yung tinatawag natin na majority no, sa ating eleksyon. Ang tanong, paano umabot ng ganito kataas ang survey rating ni BBM? In terms of name recall, popularity, familiarity, automatic yun. Hindi yun maaaring magkaroon din yung ibang kandidato. No? Because no dynasty in the history of our country has served at the national level for more than 2 decades. Maliban lamang sa pamilyang Marcos. Nariyan din daw ang bandwagon effect o ang ugali ng ilang Pinoy na mas gustong iboto kung sino ang tingin nilang mas malamang na mananalo para daw hindi masayang ang boto. Ginawa ang survey sa kasagsagan ng pagbasura ng COMELEC sa petisyong kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos. Pasok din dito ang hindi pagdalo ni Marcos sa isang presidential interview. Kaya ayon kay Arugay, posibleng epektibo ang strategy ng BBM camp na mamili lang ng pauunlakang panayam. Isa raw sa mga dapat paghandaan ni Bongbong Marcos ayon sa ilang eksperto, ngayong siya na ang naunguna sa survey, ay malamang sa mga susunod na araw, siya na ang maging target ng pangampanya ng ilan sa kanyang mga katunggali. Paraan kasi ito para mabawasan ang kanyang puntos at makaungos naman ang ilan sa kanyang mga kalaban. Isa pang challenge kung paano niya ma-maintain ang napakataas sa survey ratings hanggang sa panahon ng eleksyon. Challenge din daw siyempre ito sa mga kalaban ni BBM kung paano pa nila mas gagalingan ang kanilang strategy. At ang isa daw posibleng senaryo, may umatras na presidential candidate at mag-endorso ng ibang kandidato para mas tumaas ang tsansa na mahabol si BBM. Kailangan nilang may mag-offer no, na sila yung mas maayos na alternatibo dun sa frontrunner. Kailangan din nilang sigurong questionin yung viability no nung front runner. Pero kung sakaling hindi na mapigilan ang pag-alagwa ng suporta para kay Marcos Jr., kung ma-maintain yung 60% o kaya ay ma-maintain lamang yung 50% plus 1, oo. Siya yung magiging unang majority elected president no sa kasaysayan ng Pilipinas since after martial law. Oras daw na maging majority president ang mananalong pangulo, malaking bagay ito dahil solid ang suporta sa kanya ng sambayanan. Yun nga lang, may posibilidad din daw na maabuso ang kapangyarihan, lalo't alam niyang suportado siya ng mas nakararaming Pilipino. Pagdating naman sa VP, nangunguna rin ang katandem ni Marcos sa Cesar Duterte na may 50%. Sinusundan siya nila Tito Soto, Kiko Pangilinan, Willy Ong at Lito Atienza. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. COVID-19 update naman po tayo na itala ngayong araw ang pinakamababang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong taon. 2,730 ang mga bagong kaso ayon po yan sa DOH. 10.7% yan ng mga nagpositibo sa higit 28,000 na tinest. Patuloy din ang pagbaba ng mga aktibong kaso na nasa 76,609. May 164 naman mga bago na sawi dahil sa COVID-19. Dalawang laboratorio ang hindi nakapag-submit ng datos. Extended hanggang sa katapusan ng buwan ang Alert Level 2 sa Metro Manila. Pero ngayon pa lang ay naghahanda na raw ang gobyerno para sa pag-transition sa new normal. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Alert
level 2 pa rin ang buong Metro Manila hanggang katapusan ng Pebrero. Ito ang naging desisyon ng IATF, kasunod na rin ang rekomendasyon ng Metro Manila Council. Iniiwasan daw kasi ng mga mayor na maulit ang surge o biglang paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Hindi po tayo totally dapat magbukas immediately na titingnan natin yung ating healthcare utilization natin, tapos yung ating pong vaccination para sa ating 5 to 11 years old. At siguro po, dahan-dahan, ang tingin po namin ng mga mayor, pati ng LGU, with the recommendation namin ng CHO, i-sustain muna natin itong ating alert level 2 until end of the month. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, nasa negative 81 na ang 2-week growth rate sa NCR. Ibig sabihin, bumagal na ang hawaan. Yun nga lang, mataas pa rin ang average daily attack rate o yung arawang kaso, kaya nananatili pa rin ito sa moderate risk. Hanggat hindi bumababa yung ating ADAR na dapat umabot sa 7, yun ang threshold, or below, hindi tayo makakapag-de-escalate to alert level 1. Bukod sa NCR, alert level 2 din sa 45 lugar sa Luzon, 20 lugar sa Visayas, at 31 lugar sa Mindanao. Habang ang Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato naman ay ilalagay sa alert level 3. Sabi ng DOH, higit 91,000 na batang edad 5 hanggang 11 taon ang nabakunahan na. Sa ngayon, naghahanda na rin ang bansa sa pag-transition sa tinatawag na new normal. Inihahanda na ang mga guideline sa mas ligtas na mga negosyo at iba pang establishmento. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ngayong Valentine's Day, hindi lang para sa mga in a relationship ang Boracay. Meron ding mga pakulo para mapasaya ang mga single. Live mula sa Boracay, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta ang Hearts Day dyan sa Bora? Cheryl, dumarami na nga yung mga turista dito sa isla ng Boracay at marami nga sa ating mga kapatid ang nag-celebrate na Valentine's Day dito. HHWW o holding hands while walking, o simpleng bonding by the beach. Talagang love is in the air dito sa isla ng Boracay ngayong V-Day. Super saya kasi magkasama kaming dalawa. I'm so thankful to have you and let's keep achieving our goals together. Launch by the beach naman ang Valentine's date na mag-asawang Vic at Billy na galing Maynila. Relaxing and tsaka, di ba, 2 years tayong pandemic, lockdown, so ito yung chance namin na makapag-unwind. Single, with friends, o kasama ang pamilya, sila naman ang target ng hotel na ito. May view pa na beach sa kanilang sky pool with matching lights and sounds. It has been a hard or tough year for all of us, so it's time for us to celebrate the love season. Kasabay ng pagluluwag sa travel restrictions, umakyat na sa 3,000 ang daily tourist arrivals dito sa Boracay. Ang Swiss national na si Stefan Kempf, December pa dapat gustong mag-Boracay. Sa Thailand muna siya naghintay hanggang sa magbukas ang borders ng Pilipinas para sa fully vaccinated foreigners. How does it feel to be back? I love the white beach, I love the people here, I love the life here. Everything is perfect here. Good news din daw na wala ng quarantine requirements. Because you have quarantine, you have to stay there, you know what's happened, then you have to make a test again. Sa ngayon, nasa 20 foreign tourists na ang dumating sa isla simula noong Webes. Karamihan ay galing Amerika. Pagdating ng mga tourists natin coming from Asian countries, usually talaga yun siya from June, July to August. Kasi yun nga, summer sa kanila. Ayon sa Malay LGU, nasa 314 accredited accommodation establishments at halos 12,000 tourism workers ang makikinabang sa pagluluwag ng restrictions. Cheryl, malapit na ngayon summer season kaya umaasa yung mga tourism workers dito na magutuloy-tuloy yung gantong sitwasyon para makabawi sila sa kita. Cheryl. Alright, enjoy kayo dyan, JC, at sana'y meron ka rin ka-HHWW. Maraming salamat, JC Cosico. Susunod, pagpapasara sa local radio station sa Bukidnon na uwi sa sakitan.
Oh, ayaw yung kana. Ayaw. Mga natrap sa nasusunog na hotel sa Spain, isa-isang nagtalunan mula sa balkonahe. At para po sa mga gigil pa rin sa ex, eto, makakaganti na kayo dahil pwede nyo silang gawing ipis. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Halos 800 pamilya ang nasunugan sa Cavite City nitong Sabado. Nagangalit na apoy ang tumupok sa higit 500 bahay. Mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa light materials ang mga bahay sa 4 na barangay. Nahirapan ding magkapasok ang mga bumbero dahil masikip ang mga daan. Rice cooker na naiwang nakasaksak ang naging mitsa ng sunog. Pansamantalang tumutuloy ang mga biktima sa Ladislao Diwa Elementary School. Makapigil hininga ang ginawang paglikas sa mga natrap sa sunog sa isang hotel sa Spain. Isa-isang lumundag ang mga tao mula sa kanilang mga balkonahe para makaligtas sa sunog. Ang mga rescuer at sibilyan sa kalsada, pinagpatong-patong ang mga sofa at kutsyon para may bagsakan ng mga natrap. 8 lumundag ang nasagip pero nagkabali-bali sila sa katawan. Isa naman sa mga lumundag ang namatay. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog. Nagkaaberya naman ang isang ride sa SM Mall of Asia. Ang mga nakasakay ilang minutong nakabitin ng patiwarik. Biglang huminto ang Dream Twister ride habang nasa ere ang mga sakay nito. Dahan-dahang ibinaba ang ride hanggang sa masagip ang mga nakatiwarik na guests. Kinumpirma ng SM Mall Supermalls ang insidenteng yan na nangyari nitong Sabado. Umaksyon naman daw sila kaagad at nailigtas ang lahat ng mga sumakay sa ride. Wala rin nasaktan sa insidente. Magpapasara ng mayor ng Damulog, Bukidnon sa isang radio station na uwi sa gulo. Wala na bisikalay! At kababalik lang mula sa injury, EJ Obiena, kampiyon na agad sa isang tournament sa Poland. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas.
Nagkagulo sa isang bayan sa Bukidnon dahil sa pagpapasara ng isang radio station doon. Ginigipit daw ng mayor ang istasyon dahil critical ito sa kanyang pamumuno. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nauwi sa panununtok at muntikan pang magkahampasan ng bato sa Damulog, Bukidnon. May nagtangka pa umanong managasa. Nangyari ang gulo nang ipasara ni Mayor Mel Buro ang isang local radio station sa lugar. Parehong mainit ang mga empleyado ng istasyon at mga tauhan ng alkalde. Ayaw lang mo bawaan ba eh? Ayaw lang. Ayaw lang. Kaganyan Joe Francis? Ayaw lang. Mayor, walay bawat. Ayaw lang. Kisa. Mayor, walay bawat. Pilit kumagitna ang mga pulis pero hindi maawat ang kumprontasyon. Natuloy pa rin ang pagpapasara sa radio station. Paliwanag ni Mayor Buro, noong isang buwan pa sila nagpadala ng executive orders sa Big FM para kumplituhin ang mga documents to operate. Di rin daw ito ang unang beses na ipinasara ang istasyon dahil 2019 pa lang daw ay may cease and desist order na ito mula sa National Telecommunications Commission. Last year 2021 po, yung may-ari, nag-ano sila sa akin na kung pwede maka-on-air sila kasi ipaproseso nila yung papel nila, no? So natapos na lang yung taon na 2021, wala pang talagang papel na pinapakita. Kaya nga sa 2022 ngayon, sa January, pinadalan ko sila ng executive order po. Ayaw niyo ka na! Giit ng alkalde, walang harassment na nangyari. Malinaw daw sa EO na kukumpiskahin ng LGU ang mga equipment kung di makumpleto ang mga dokumento. Aminado naman ang may-ari ng Big FM na pinuproseso pa ang kanilang mga dokumento. Pero hirit niya, minamadali ni Mayor ang pagpapasara dahil naging critical sila sa opisyal. May proyekto yung mayor ngayon na apat na room na bidyuklan. Ang gusto sa mga taga dito, yung mga proyekto na na matapakinabangan ng lahat. Yun lang ang na-touch ko na topic doon sa aking programa. Hinanakit pa ng Big FM owner na tumatakbong konsihal sa bayan ng Damulog, talagang pinag-iinitan sila. May ilang local station din daw na walang permit pero sila lang ang ipinasara. Dapat para patas ang patas ba na lahat tayo magsara? Kung gusto mo ipasara mayor, pati yung registration mo, wala man din yung mga legal papers, isara mo din yan. At saka magsara din ako, magsara ng tayong lahat dito sa Damulog. Bilang isang mayor po. Depensa ni mayor. Hindi yan pamulitika, ini-implement ko lang talaga yung law namin dito sa lungsod po namin, ma'am. Handa naman ang LGU na bigyan ng permit to operate ang Big FM at ibalik ang mga equipment nito oras na makompleto ang mga dokumento. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Talon na po tayo sa good news sa sports. Bugbog sa kontrobersiya ang pole vaulter ng Pilipinas na si EJ Obiena. Pero hindi nagpapigil ang world-class athlete natin na makuha ang una niyang title ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Mabigat man ang mga pinagdadaan ng hamon, mas mataas pa rin ang talon ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Season best 5.81 meters ang tinalon ng world-class athlete para makuha ang una niyang tournament win ngayong taon sa Orlen Cup sa Poland. Kaliwat ka ng pagsubok ang daladala ni EJ. Pinakamabigat dyan ang problema niya sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. I needed to kind of just snap out of it and say, hey, wake up. You're a pole vaulter. You're supposed to pole vault. Took me 3 competitions before I kind of snap out of it and, you know, really just dig deep and focus on it. Dahil sa panalo sa Poland, pasok na si EJ sa 2022 IAAF World Indoor Championships at World Athletics Championships. Asa Miller, the only athlete from the Philippines at Beijing 2022, his second Olympic Winter Games.
Laglag naman sa giant slalom event ang tanging pambato ng Pilipinas sa Winter Olympics na si Asa Miller. Nauwi siya sa DNF o did not finish sa kanyang first run. Susubukang makabawi ni Miller sa men's slalom event sa Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, mahal ang bulaklak, mahal ang gas para mamasyal kaya mga Pinoy nagpaka-praktikal ngayong Valentine's Day. At pakulo para sa mga sawi ngayong Valentine's Day sa England. Ipis na ipapangalan sa iyong ex. Yan ang dapat abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
sa nagtataas ang presyo ngayon ng mga bilihin, literal na mahal ang magmahal na ngayon. Kaya ang ilang Pinoy nagpapaka-practical na ngayong Valentine's Day. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Wallace. Tuwing araw ng mga puso, may inihahanda tayo laging special para sa ating mga minamahal. May ibang pinag-iipunan pa ang Valentine's Day para makabili ng regalo. Pero kung tutusin, talaga bang dapat mahal magmahal? Sa pag-iikot namin dito sa Dangwa, nakilala namin ang mag-asawang Mario at Joy Esperanza na taga Bulacan. Kakaibang trip nila dahil dito sa Dangwa nila napiling mag-date. Mas mura kasi pag dito sa Dangwa mismo kesa sa mga mall. Hindi mo na surprise, talagang dinala mo na. And para alam ko, mahirap naman yung bibili ka tapos hindi naman i-appreciate. At least yun, siya na namili. Isang beses sa isang taon nga lang naman daw i-celebrate ang Valentine's Day. Pero kikukumpara mo, ang presyo nito, gaya na lamang ng isang pirasong rose, gaya nito, na walang arrangement at all, nagkakahalaga to ng 80 to 100 pesos. Katumbas na yan ng mahigit 2 kilong bigas. Pati presyo ng gasolina, magmamahal na naman simula bukas. Ang 1 litro ng gasolina, umaabot na ngayon ng halos 75 pesos. Kaya kung susumahin, ang 1 dosenang rose na nagkakahalaga ng 1,500 pesos, pwede nang pumalo ng mahigit 20 litro ng gasolina. Kaya ang rider na si Gerardo, wala nang balak magpabulaklak para kay misis. Eh wala, action na lang sir. Speak louder than words. Food na lang, salo-salo. Hindi natin makain bulaklak sir. Ang mga netizen, idinaan na lang sa mga nakakatawang meme ang pagiging praktikal ngayong Valentine's Day. Tulad ng mga ito, na imbis na flowers o chocolates, gasolina na lang ang pinangregalo sa kanilang sweetheart. Ito namang si Mrs. gumising ng nakangiti dahil sa perang katabi. Sweet na sana pero pambayad pala yan sa tubig. Kung practical lang din naman ang usapan, magregalo na lang ng pamahid bouquet. Sweet na, tanggal sakit ng katawan pa. Hindi naman nagpahuli ang regalong natanggap ni ate. Ang kanyang special someone, dead masarosas pero bumawi sa gatas. Ngayong araw ng mga puso, ano man ang regalo o pakulo, sabi nga nila, ang mahalaga, it's the thought that counts. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Oh, alam mo, ganyan ako. Mas gusto ko practical na regalo. Napakaswerte mo palang maging GF. Practical. O pero kung may mga nagmamahalan, may mga nagkakainisan. Oh. Ito, kakaibang balita mula sa England. Ipis lang ang walang ganti na mga sawi sa pag-ibig. Bitter? Oo, bitter. Ay, ang palaya. Kaya ang mga hindi makamove on, eto po, ipinangalan ang ex nila sa ipis. Ilabas ang gigil kay ex na name Cockroach na pakulo po ng isang conservation center sa London sa halagang 2 dolyar. Napakamura pa. Inipis na. 100 pesos lamang po, pwede mo nang ipangalan kay ex ang isa sa mga ipis. Pero teka, bawal po yan chinelasin ha? Kadiri. Di ba may sakit dyan na dala minsan? Hindi lang daw kay ex pwedeng ipangalan, kundi kahit sinong hindi mo feel. Merong ipis na nakapangalan kina dating US President Donald Trump at dating British Prime Minister David Cameron. Kaya kung may taong hindi ka at peace, ipangalan mo sa ipis. Tingin mo may vindication yan, partner? Nakakatulong ba yan sa pakiramdam kapag may kinaiinsan kang kapartner mo dati? Pinangalan? Wala naman akong gustong ipangalan na ex sa ipis. Ayoko na isipin nyo, nakamove on na. Pero siguro dun sa talagang hindi makamove on. Ay, tanungin natin si Gretch. Oo nga eh. Ito, baka may gusto siyang ipangalan na ex sa ipis. Meron ba? Meron ba? Pagka sa Yes. Pagka sa mga, wag na nga. Madali pa ako dito. Wag na lang. Sige na nga. Oo nga. So, more love, less hate. Love. Oh, kaya itong para sa'yo. Rest. Happy Valentine's. Thank you. Sweet naman. Happy Valentine's. Thank you. Hindi lang po kayo yung may regalo. Kasi nga, medyo mahal magmahal ngayon at wala akong pambili. Nagpaluto na lang ako para sa inyong dalawa. Oh, yan ang gusto ko. May paandar ka. Turon.
turon, sarap. Ito, masarap. Yan ang pagiging yan ang praktikal. Diba? Best, yan, busog ka na. Walang tapon dito. Oh, oh. Magagamit mo pa yung container. Oh, hindi yan init siya. Binigay ko lang po siya. Titikman ko ito pagkatapos ng show. Anong plano niyo mamayang gabi? Ah, may kainan kami sa bahay kasama ng aking nanay. Oh, ganoon din ako. Ang aking kapatid. Good, good. Enjoy kayo, ha? Happy Valentine's sa inyo. Hey, ikaw, anong plano mo? Tapos na eh, kagabi. Kagabi? Hi, mamaya. Oo, kaya nga sabi ko sa misis ko, hindi porkit lumabas tayo a day before Valentine's, eh, ikaw na ang number two ko. Oo. Ikaw talaga ang number one, number two, number three, number 100. Galing. Bumawi ka, bumawi. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman si Gretchen Ho. At ako po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!